Ilang beses nang kinilala ang lalawigan ng Palawan bilang best island in the world sa mga kilalang travel magazine at websites. Ngayong unti-unti nang nagbubukas ang local and domestic tourism sa lalawigan, ay kasabay rin ito ang paghihigpit ng pamahalaang panlalawigan para maprotektahan ang mga tourist destination lalo na ang mga dalampasigan. Ito'y para mapangalagaan at mapanatili ang ganda at kalinisan ng mga dalampasigan at karagatan ng Palawan. Kaya't isinusulong ni Board Member Juan Antonio Alvarez ang ordinansang naglalayong ipagbawal ang paninigarilyo at pagtapon ng upos nito sa lahat ng dalampasigang sakop ng Palawan. Ayon sa kanya, isa ang upos ng sigarilyo sa nagiging sanhi ng polusyon sa mga dalampasigan maliban sa mga plastik at ibang basurang iniiwan na lamang ng mga tao na kalaunay na pupunta sa karagatan. Pero yung basis ko niyan, nung ordinance ko na yan, ang hindi kasi kaalaman, ang hindi kaalaman sa lahat, akala nila yung number one pollutant sa mga dagat natin, mga plastic waste, diba? Hindi po. Ang number one po talaga ay mga puwet po ng sigarilyo na tiyatapon lang kung saan sa dagat, which tayo, tiyatapon na lang kung saan yung sigarilyo. Pagkatapos na, ang ending yan, sa dagat na pupunta yan. Para naman sa mga gumagamit ng e-cigarettes o vape, hindi naman umano ito issue para kay Board Member Alvarez dahil wala naman umano itong naiiwang kalat. Para sa kanya, ay maaari pa rin gamitin ito sa mga dalampasigan. Technically naman, wala naman silang pwede may tapon. Para sa akin, hindi naman sa issue. Pero kasi ang nakalagay sa batas, parang technically, ang vape is a form of smoking also. So para sa akin, kung ako tatanungin mo personally, issue sa akin yung dating sa business. Dapat din daw makinabang at magkaroon ng porsyento sa multa ang mga magiging deputized na manguhuli o magbabantay sa mga dalampasigan. Ito ay upang mas mapaigting umano ang pagbabantay at magkaroon ng karagdagang kita lalo na't nasa kasagsagan pa rin tayo ng pandemya ng COVID-19. Dinasa nga tayo pero implementation na yun. So ang ginawa ko, lang mag-deputize ng mga staff siguro ng mga resort sa tabing dagat o mga barangay dagat o foreman na sa multa, ngayon silang kikitain. Para may porsyento sila na pwedeng ano. Kasi ako talaga, niniwala ko, sa pagdating sa protection ng environment, kailangan hindi lang one-sided, kailangan may kasamang livelihood din na katumbas. It's one way na gusto mong protektahan yung environment at another way na protektahan mo na nga, may livelihood na rin kasama. Sa draft na ordinansa ay mayroong multa na 500 piso para sa first offense, 1,500 piso para sa second offense, at para naman sa third offense ay 3,000 piso at pagkakulong na hindi bababa sa 5 araw. Pabor naman ang ilang mamamayan ng Palawan sa ordinansang ito dahil makatutulong umano ito sa pangangalaga ng kalikasan, partikular sa mga dalampasigan at karagatan. Kailangan po kasi nakakasira din po sa kalusugan ng mga kapwa natin taong. Oo, maganda yan sir na may ganun silang proposal sir. Kasi makakatulong yun sa beach na malinis at saka makakabuti sa kalusugan ng mga tao. Alay ako ay hindi tutulrian sa pagbabawal ng paninigarilyo sa public beach lalong-lalo sa mga ating karagatan ay para mapanatili ang kalinisan. Ay napakagandang panukala yan ng ating pamahalaan. Masasabi ko lang ay dapat nating suportahan ang ating pamahalaan sa kalinisan ay para rin naman sa ating kaligtasan. Paalala naman ni Board Member Alvarez na kinakailangan ang disiplina at pagtatapon ng basura. Ang simpleng upos ng sigarilyo umano ay maliit lamang kung titingnan, ngunit ang epekto nito sa kalikasan ay di hamak na mas malaki. Ang tamang pagtatapon ng basura at pangangalaga sa kalikasan ay malayo umano ang maaabot dahil makikinabang ang mga susunod na henerasyon. Harvey Garilao, Alpha News, Philippines.